Welcome back Watch sa the video ating YouTube until the channel, end to get mga an idea. Ka-ideas. So disclaimer muna tayo, this video is all about educational purpose only. So nagsishare lang po tayo dito ng ating mga tips and ideas na base sa ating kaalaman. So ano po ba yung LPG? Ang LPG po ay liquefied petroleum gas or liquid petroleum gas. So it is made a group of flammable hydrocarbon gases. So including po yung ating butane, propane, isobutene, and three mixtures of LPGs. So pinagsama po yung ating butane at saka propane, maring 70% ng ating butane at 30% ng ating propane. So yun po, pag nag-cool down po yan, ay naging liquid. So since na ating LPG cylinder ay pressurization, once na i-release po natin yung pressure, ay babalik po siya doon sa gas. So napakadelikado po yung ating flammable dahil madali siyang masunog. Spark lang, sunog na. Di ba? So napakahirap pag yan po ay may singaw. Lalo na, makikita natin kung paano yan sumabog. So, example lang po itong balon, no? Itong isang birthday party. Papakita ko po sa inyo yung... So, yan po. Nakita nyo po kung paano sumabog yung balon. Ang balon kasi meron siyang mixtures ng gases. Kaya po siya pag nasunog, sasabog po talaga siya. Dahil flammable din po yung nasa loob niya. Dahil kung pag-usapan natin yung gas, yan po yung mga flammable. So sana naintindihan nyo po. So para po maiwasan yung mga ganong pangyayari, paano kung ating LPG yung sumabog? Malamang sira yung ating kagwapuhan. At saka yung kagandahan. Dahil lapnos yung ating balat kagaya nito. So para po maiwasan yung mga ganun yung pangyayari, huwag po tayong magpabaya. So kung maaari, ilagay po natin sa safety ang ating LPG. Yung ating LPG po ay mayroong amoy. Bakit? Ang ating flammable liquid kasi ay wala po kasi yung amoy at hindi po natin nakikita. Kaya yung ating mga manufacturer, sadyang nilagay po yung amoy dyan dahil ang purpose po niyan para malaman mo kung ang inyong LPG ay may singaw. Kasi paano kung walang amoy yan? Hindi mo alam kung sumingaw yung LPG natin. Hindi natin alam na balot na pala tayo ng gas. So pag merong nagsindi, sabay na. Tapos ang ating kaligayahan. Ubos ang kayamanan. Di ba? Para maiwasan yung mga ganyang pangyayari, sabihin ko po sa inyo, once na mayroong lake ang ating tanke, yan po naamoy po natin, no? Lalo na pag hindi ventilated ang ating kusina. Pag hindi ventilated ang ating kusina, nakukulob po yung gas pag mayroon siyang singaw. So pag nakulob yung ating gas at mayroong nagsindi or nag-spark, yan po ay biglang sumabog. Sasabugan tayo. Bye-bye. Ganon yung mga mangyayari sa atin. So para po maiwasan natin yon, may naamoy tayo na gas leak mula sa ating LPG cylinder, ang una na po natin gawin ay bubuksan po natin yung ating mga bintana at pinto. So para maging ventilated po ang ating kusina. At iwasan po natin yung pagpindot ng mga electrical switch agaya ng sa mga ilaw at saka sa mga ventilador. Iwasan natin yung mag pailaw ng posporo o mag-click ng lighter. Kasi mahirap po yung mga ganyang pangyayari. So
ang ating flammable gas ay madaling masunog, no? So hindi natin alam na puno na yung ating kuan, kusina ng gas. Pag yan po ay nagsiklab, so sira yung ating kagandahan. So yun po yung ating gagawin. Pagkatapos natin noon na maging ventilated ang ating kusina, ay tanggalin po natin yung ating tangke. At ilagay po natin sa labas, ipasuri po sa ating distributor. So baka maari yung ating tangke ay mayroong leak. Titingnan po natin yung ating hose, baka may butas. Baka doon nag-leak. At check po natin yung ating stove. So para po maiwasan yung mga ganyang pagsabog. At saka, ang ating kusina habang nagluluto po tayo ay ventilated. So kailangan bubuksan po natin yung ating bintana. Nakakasingaw po, nakakalabas-pasok yung ating hangin. So yan po ang pinaka the best na maging safety po tayo. Hindi po natin gawin yung ilagay po natin ang ating tangke sa loob ng cabinet na hindi siya ventilated. Dahil yan po ay nagkukos ng pagsabog. So kagaya po ng nangyari sa kalye, no, yung nagluloto. Tingnan niyo po yung ating video. Matatandaan natin na yung ating fire extinguisher sa mga ganyan sunog, ang ating tubig ay hindi pwedeng gamitin sa ating flammable liquid at saka flammable gas. So yan po yung nangyayari. So ang tip ko po sa inyo para maiwasan natin yung mga ganyang pangyayari ay ilabas po natin ang ating LPG cylinder sa ating kusina. Doon po natin i-install. Dahil kadalasan po sa atin ay nasa loob po ang ating cylinder. Kung nasa loob naman po ang ating cylinder, kailangan po ilayo po natin siya doon sa ating apoy. And then, pangalawa, chichikin po natin ang ating hose. Check po natin palagi bago po natin siya gamitin. And then, pangatlo po, kailangan po pag naka-install po siya sa labas, ay hindi po siya maulanan or mainitan. Diretso. Hindi at po yung nakahiga o nakatagilid. Pagkalagay ay kailangan vertical, so, po para maiwasan po natin ang aksidente. And then, pinaka the best po na tip ko po sa inyo, bibilhan po natin ng leak detector. Napakaganda po ng leak detector pag yan po ang ginamit natin. Kasi po, yun po yung nagko-control ng ating gas. So baka maari po sa sunod ko na video, mai-explain ko po sa inyo kung anong kahalagahan ng leak detector. So sana po mayroon kayo nakukuha na idea. At maraming salamat po sa inyo.
sa inyong panonood sa aking Please video. subscribe and click the bell button.